Kahugot, ito ay part 2 ng kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating Sir Janet. Kaya kung hindi mo pa napapakinggan ang part 1, nasa description ang link. Pindutin lamang at pakinggan ang part 1 ng kwentong ito ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Janet. At ito ang part 2, hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube. Kahugot mo sa bawat kwento. Noong gabi pa rin yon sa garden ni Daphne kung saan nagkwento si Daphne tungkol kay Sanya, kasama din namin noon si Ate Lourdes na mami ni Daphne, dumating ang daddy ni Daphne na siya palang kapitan sa barangay nila. Noon ko lang po siya na-meet. Ipinakilala ko ni Daphne sa daddy niya at parang dati niya nang alam kung bakit ako naroon kasi may sinabi siya na hindi ko masyadong nagustuhan. Pasaway naman kasi si Sanya eh. Kaya nga itong si Daphne, binabawalan kong sumasama-sama doon kay Sanya at baka mahawaan ng kaswailan. Iniwan nga siya sa ere ng tatay niya eh. Bumalik na doon sa Isabela at suko na daw siya sa tigas ng ulo ni Sanya. Ay Janet, sandali lang at ihahanda ko ng pagkain ng daddy ni Daphne. Paalam sa akin ni Ate Lourdes pero... Kumain na ako. Birthday ng isang kagawad. Nagpakain siya sa barangay. Maiwan ko muna kayo, Ma'am Janet. Ako'y matutulog nung maaga. Sige, sir. Pasaway nga ba si Sanya, Daph? Tanong ko kay Daphne noong makalis na ang daddy niya. Opo eh, pero... May family problem lang sila since mawala ang mama ni Sanya. Nagrebelde si Sanya sa papa niya. Hindi rin siya nakikinig sa akin noon. Nagagalit pa nga siya sa akin dati kapag binabawalan ko or hindi ko siya sinasamahan sa mga lakad niya. Galit na galit siya sa papa niya noon, Ma'am. Kahit na, mali pa rin iwanan siya ng papa niya. Sabad naman ni Ate Lourdes. Maswerte lang kami kasi... Mababait kayo ng mga kapatid mo, anak. Pero kung naging pasaway din kayo, hindi ko kayo susukuan o iiwanan ng dahil lang sa nagbago o sumama ang ugali nyo. Hindi ganun ang magulang. Diba, Janet? Ang mga anak, maraming pagdadaanan na stage sa buhay nila. May time na nakakonfuse sila. May mga issues sila na hindi nila ma-open sa mga magulang nila. Minsan pakiramdam nila, hindi sila masaya sa tahanan nila kaya't sa mga kaibigan sila sumasama. Then pag minalas na masamang kaibigan ang nasamahan, mapapasama na rin. At kapag nangyari yun, hindi dapat sila iwanan mga magulang nila. Yun pa nga ang pinaka-importanteng pagkakataon na dapat iparamdam ng magulang ang presensya, pangunawa at pagmamahal nila sa mga anak nila. Di ba, Janet? Tama po, Ate Lourdes, pero... Daph, taga saan ba talaga sina Sanya? Taga Luzon po sila, Ma'am. Isabela, pumunta lang sila dito ng kuya niya matapos malibing yung mama nila. Tumakas lang daw po sila at pamasahe lang halos nila ang dala nila. Kukonti nga po ang damit ni Sanya noon eh. Binigyan ko lang siya ng mga pinaglumaan kong damit at mga damit na hindi ko talaga gusto pero mga bago pa. Tumakas sila sa papa nila, ganun ba? Yes, Ma'am. May kuya po si Sanya. Siya yung kasama ni Sanya na naglayas at dito sila nagpunta kasi may ate silang nakapag-asawa ng taga dito. Ah, okay. Pero bakit nila nilayasan yung papa nila? May ibang babae daw po yung papa nila. Yun po yung cause kung bakit inatake ng high blood ang mama nila kaya yung papa po nila yung sinisisi ni Sanya sa pagkamatay ng mama nila.
Then may nagawa daw yung kuya ni Sanya na masama sa papa nila. Binugbog daw po nila kasama ang mabarkada niya. Basta po, magulo daw sila doon kaya umalis sila ng Isabela. Eh bakit nabanggit ng papa mo na nakausap niya yung papa ni Sanya? Eh nagpunta din po dito yung papa nila. Susunduin daw sana sila. Kasi po nag-aaral sina Sanya at saka yung kuya niya noon sa Isabela. Pero hindi naman po sila sumama sa papa nila. Pinili na po nilang magstay dito. At noon nga pong mangyari kay Sanya yung pagkakagahasan niya, nag-ingay po kasi yung ate niya sa Ate Ika. Magdedemanda daw siya kaso hindi naman alam kung sino idedemanda. Nagpabarangay muna sila kasama din yung papa nila kaya na-meet nila si papa. So hindi alam kung sino ang gumawa nun kay Sanya? Hindi po. Hindi rin daw po nakilala ni Sanya kasi madilim daw po at nakatakip daw po ang mga mukha nila. Mga? Ibig sabihin, hindi lang isang gumawa nun kay Sanya? Dalawa daw po ma'am pero isa lang daw po yung nang rape kay Sanya. Paano ba kasi nangyari yon? Saan nangyari? Itinambangan daw po yung tricycle na sinakyan ni Sanya. Yung driver po pinukpok sa ulo. Tapos kinaladgad po si Sanya sa parang gubat doon sa highway. Saan naman galing si Sanya noon at ginabi siya ng uwi? Eh yun po ma'am yung time na nagre-rebelde siya sa papa niya. May mga kaibigan siya sa bayan. Doon siya nag-i-stay. Kaso nag-away-away daw po sila nung gabing yun kaya napilitan si Sanya na umuwi sa ate niya. At noon na po yun nangyari. So nakablatter na rin sa polis yung kaso ni Sanya. Hindi po yata ma'am eh. Pinakausapan ni Sanya si papa na huwag na ipaalam sa polis. Kasi lalo lang daw po siyang mabibilid sa kahihiyan. Ayaw din po niyang umabot sa korte. Ayaw po niya yung magsasalita siya sa korte at doon ikukwento niya yung buong pangyayari. Sabi po niya, okay lang daw po na buong barangay namin ang nakakaalam ng nangyari sa kanya. Pero sana daw huwag nang lumabas. Sabi niya, makakalimutan din daw po ng mga tao dito sa barangay ang nangyari sa kanya pagdating ng araw. Ganun ba? Eh sana pala hindi na lang nagsalita si Sanya tungkol sa nangyari sa kanya. Eh nung gabing yun kasi ma'am, dumaan si Ate Ika at asawa niya dun sa kalsada kung saan tinambangan si Sanya. Nakita po nila mismo yung tricycle driver na nakahandusay sa lupa. Tinulungan po nila. Nasabi daw po ng driver na dinukot nga daw ng dalawang lalaki si Sanya at dinala sa kakahuyan. Hinanap nila sa gubat si Sanya. Nagpatulong pa sila sa mga barangay pulis at nakita nila si Sanya na umiiyak sa ilalim ng isang puno. Punit-punit ang damit. Hindi sa pamimintas ma'am pero may hindi magandang ugali si Ate Ika. Maingay pa talaga siya. Taklesa at chismosa pa. Nagtitiis nga lang din si Sanya sa kanya kasi wala silang ibang mapuntahan. Babe, huwag kang makikialam doon. Magturo ko lang dyan. Just do your job as a teacher. Nothing more, nothing less. Madiing sabi ni Seldon nung gabing yon na kausap ko siya sa phone matapos kong maikwento sa kanya si Sanya. Naawa ako sa kanya, baby. I know. Pero sa panahon ngayon, kung minsan yung awa mo ang magpapahamak sa'yo. Akala mo nakakatulong ka, pero ikaw pala ang mapapasama. See, ayon sa kwento mo, she's only 15 pero kaya niyang labanan ng tatay niya. Babe, hindi mo alam kung anong andar ng utak niya. Mukha siyang kawawa para sa'yo pero baka mapanganib pala siya. Babe, iba na ang mga kabataan ngayon. Hindi ganun ang tingin ko sa kanya, baby. She looks so helpless. At saka, alam mo bang hanga ako sa kanya kasi kaya niyang lumaban sa tatay niya? What? Babe, narinig mo ba ang sarili mo? Okay sa'yo yung anak na lumalaban sa magulang niya? Bilib ako sa tapang ni Sanya, babe.
Ako, punong-puno ng sama ng loob ang dibdib ko sa papa ko pero hindi ko siya kayang labanan dahil natatakot ako. Duwag ako kaya sasabog na lang siguro ang dibdib ko sa sama ng loob sa kanya pero hindi ko ma-express. Naunawaan ko si Sanya at tutulungan ko siya. Isang araw ay tinanong ko si Daphne kung may number siya ni Cano. Pero wala daw cellphone si Cano dahil nasira na. Yun din daw kasi ang gamit ni Sanya dati. Pero may number daw siyang si Nave. Ginamit daw ni Cano noon ang number na yon noong mag-text siya kay Daphne isang hapon bago sunduin ni Cano si Sanya. Kinuha ko ang number na yon. Pero Kuya Bono, may guilty feeling ako noon. Hindi ko lang direktang maamin sa sarili ko pero recently kasi hindi lang si Sanya ang naiisip ko lagi kundi maging si Cano. I need to admit na nung una ko pa lang siyang makita, nagka-crush na ako sa kanya. Pero syempre, alam ng isip ko na mali yun kasi mayroon na akong almost perfect na boyfriend si Seldon na nasa Korea dahil gusto niyang paghandaan ang kasal namin pati ang future namin at ng magiging pamilya namin. I hate to think na yung damdamin ko para kay Cano ay pagtataksil na kay Seldon at alam ko din na hindi fair yon sa boyfriend ko. Hindi pwede yan. Foul yan. Sigaw ng isip ko noon. And that made my heart so sad. Tinext ko pa rin ang number ni Jake na ibinigay ni Daphne. Nag-reply naman agad si Jake at pupuntahan daw niya si Cano. Maya-maya pa ay nag-ring ang phone ko. Number ni Jake. Sinagot ko. Ellen, ikaw ba yan? Ikaw siguro yan, no? Boses ni Cano ang narinig ko. Si Janet to. Teacher ni Sanya. Ay, ma'am, bakit po? Cano, pwede ba tayong mag-usap ng personal? Ala, bakit ma'am? Tungkol ba kay Ading? Ading? Si Sanya po. Eh ma'am, di ba pinayagan naman siya na absent siya ng isang linggo? 4 na araw pa lang naman siyang absent ha. Ganito na lang Cano. Pwede mo bang isama si Sanya sa bahay? Doon sa inuupahan ko? Bakit ma'am? Cano, gusto ko lang kayo maging kaibigan. Eh, sige ma'am. Sasabihin ko kay Ading. Tatawag na lang ako mamaya. Okay, Cano. Salamat. Alas 9 na ng gabi nung tumawag si Cano. Umalis daw kasi si Jake kaya't wala siyang mahiram na cellphone at saka ayaw daw ipahiram ng ate niya ang motor ng bayaw niya. Di ba dalawa yung motor mo? Pink na Mio at saka sniper na blue? Ay, wala ma'am. Yung Mio kay Jake po yon tapos yung blue na sniper sa bayaw ko yon pero pinapagamit lang ni ate sa akin kapag hinahatid sundo ko si Ading. Ganun ba? Oo ma'am, pero papasok na daw bukas ang kapatid ko. Talaga? Eh di maganda. Yes ma'am, pero
Pwede po bang magtanong? Sure. Ano yung tanong? Eh, bakit po gusto mong maging kaibigan si Ading? Eh, kasi Kano, estudyante ko siya, diba? At napansin ko na hindi siya okay. Parang may pinagdadaanan siya. Parang meron siya mabigat na problema. Naaawa ka ba sa kanya, ma'am? Oo, Kano. Naawa ako sa kanya. Eh, ma'am, may naisip kasi ako eh. Baka pwedeng kunin mo na lang si Ading sa bahay mo para may kasama ka at saka para makaalis na din siya dito. Marami kasing gago at gaga dito eh. Hayaan mo, ma'am, kasi magtatrabaho naman ako. Babayaran ko na lang sa iyo yung kakainin ni Sanya sa bahay mo. Kano, pag-usapan natin yan bukas. Di ba susunduin mo siya ng hapon? Sabay-sabay tayong aalis ng school at pag-uusapan natin yan, okay? Sige, ma'am. Salamat. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ko ang ngiti ni Sanya kinabukasan sa klase namin. Bahagya pa rin siyang nakayuko pero ngumiti siya nung sulyapan ko siya. Kinapunan nga ay dumating si Kano pero tricycle lang dala niya at sinabi niyang sa dagat na lang kami tatambay para makapag-usap. Umuo na lang ako kahit na ang balak ko sana noon ay sa bahay para kahit papano'y mapagmeryenda ko sila. Masarap sa pakiramdam na kasama ko silang magkapatid sa dalampasigan kung saan nga kami nag-usap-usap. Natouch ako nung kusang magkwento si Sanya tungkol sa nangyari sa kanya. Nakinig lang ako na kunwari wala pa akong alam. Ang problema para sa kanila sa lugar ng Ate Ika niya ay dikit-dikit daw ang mga bahay at maraming mga lalaking nang babastos kay Sanya at mga babaeng wala nang ginawa kundi pag-chismisan siya. Iyon ang dahilan kung bakit gusto nilang magkapatid na maialis si Sanya sa bahay ng Ate Ika nila. Sabi ni Sanya, marunong naman daw siya sa mga gawaing bahay kaya matutulungan niya ako. Sabi naman ni Kano, papasok daw siya sa construction at yung kikitain niya, ibibigay niya sa akin bilang bayad sa ipapakain ko kay Sanya. Sabi ko, hindi kailangan yon. Ang kailangan ko lang ay makausap ang atin nila para marinig ko mismo mula sa kanya na pumapayag siyang sa akin tumira si Sanya. Kinabukasan ng hapon, nang hiram ulit ng tricycle si Kano at sa kanya ang atin nilang si Ika sa sidecar, kung saan naroon na din ang mga gamit ni Sanya. Maganda si Ika, Kuya Bono, pero may pagkataklesa nga. Nung nasa bahay na kami, kasi hinatid nila si Sanya, tama bang marinig ko sa kanya ang mga salitang, "E di madalas ding matulog dito yung boyfriend mo, ma'am." Ngumiti na lang ako noon sabay sabing, "Nasa Korea yung boyfriend ko, Ika." "Wow! Pareho pala kayo ni Riva. OFW ang siyota." "Riv? Sino Riv?" "Eto, kapatid ko." Sabi niya sabay turo kay Kano. "Riv? So yung Kano palayaw mo?" Tanong ko kay Kano. "Inalyas lang sa akin ni na Jeric yun, ma'am. Mga barkada ko kasi Ilocano daw ako." Okay. Ang gwapo ng kapatid ko, di ba, Ma'am Janet? Kaso tanga, yung nobya niya may anak na. "Ate, ano ba? Hindi ko nobya si Heidi." "Naku, dinay ka pa. Halika na nga't baka dumating na yung bayaw mo. Ma'am Janet, una na kami ha. Ikaw nang bahala kay Sanya. Pagalitan mo na lang kapag tatamad-tamad. Salamat na lang ulit ha. Mauna na kami." Thank you.
Iisa lang ang kwarto ng bahay ni Samuel, yung bahay na inupahan ko, kaya magkatabi kami ni Sanya sa kama kasi hindi naman ako sumang-ayon sa sinabi niyang sasalas na lang daw siya matutulog. Sinabi ko sa kanya na hindi ako sanay na may katabi sa kama pero sasanayin ko para sa kanya. Unang gabing magkatabi kami, nakita kong dilat ang mga mata niya at nakatitig siya sa kisame. Then nakita kong humawak sa gilid ng mata niya ang kamay niya na parang nagpunas ng luha. Noon ay kinausap ko siya. Sanya, gusto mo maglaro tayo? Po? Maglaro tayo, gusto mo? Ano pong laro? Kunwakanwarian. Ano, game ka? Paano po ba? Sige po, game po ako. Sige, ganito. Pero sure ka nag-game ka ha? Walang iyakan to. Patatagan ng loob to. Sabi ko, saka humarap sa kanya. Humarap din siya sa akin at nakangiti. Ganito sanya. Kunwari, ako ang nasa sitwasyon mo. Ako yung na-rape. Paano mo ako papayuhan? Anong sasabihin mo sa akin? Nag-worry ako bigla nung tumihaya siya paharap ulit sa kisame. Iniwas niya ang tingin niya sa akin. Agad kong na-realize na mali yung diskarte ko. Kaya, ay sorry Sanya, pero sabi ko sa'yo patatagan to eh. Pero sige, huwag na lang tayo maglaro. Sabi ko pero muli siyang tumagilid paharap sa akin at nakangiti na bago sinimulang magsalita. Ang sabi niya, ang may papayo ko sa'yo, magpakatatag ka kasi pagsubok lang yan. Hindi lang sa'yo nangyari yan. Maraming rape victim dito sa mundo. Yung iba pa nga, pinatay pa. Ikaw, at least buhay ka. Siguro, may plano ang Diyos para sa'yo. Alam ko, mahirap, masakit. Iba na ang tingin ng mga tao sa'yo. Parang ang dumi-dumi mo na sa paningin nila. Pero alam mo, hayaan mo lang sila. Be strong. Lahat ng sakit na nararamdaman mo ngayon, lilipas din lahat yan. Pansamantala lang lahat yan. Hindi mo man makakalimutan yung nangyari sa'yo pero pagdating ng araw, kahit maalala mo, baliwala na lang sa'yo. Na-rape ka lang, hindi ka pinatay. Hindi mo man may pagpasalamat na naghahasa ka pero yung katotohanan ng buhay ka pa, pwede mo ipagpasalamat yon. Ninakaw mo nila yung dangal mo bilang babae. May isang bagay sa iyo na kahit kailan, hindi nila mananakaw. Yung mga pangarap mo. At yun siguro ang dahilan kung bakit naghahasa ka lang, hindi ka pinatay. Kaya, gamitin mo ang lahat ng oras para matupad yung mga pangarap mo. Tigib ng luha ang mga mata namin ni Sanya nung yakapin ko siya at pinasalamatan. Ang sabi ko, Sanya, salamat sa payo mo. Ang galing mo naman. Dati mo na bang naisip yan? Pinayuhan mo na ba dati ang sarili mo? Hindi, ma'am. Ewan ko po. Kusa na lang lumabas sa bibig ko yung mga sinabi ko. Pero alam mo, ma'am, parang gumaan yung dibdib ko. Parang lumakas din ang loob ko. Sanya, tama lahat ng sinabi mo. Tama lahat. At please lang, huwag mong kakalimutan lahat yon. Isabuhay mo ang mensahe sa payo mo at sigurado ako na darating ang araw lahat ng ito. Tatawanan mo na lang. 15 ka pa lang. Ang layo pa ng lalakbayin mo. Ang dami pang mangyayari sa buhay mo. Kaya tama ka. Be strong. Be strong always, okay?
Napansin ko ang unti-unting pagbabago ni Sanya, lalo na kapag nasa bahay lang kami. Madalas na siyang nakangiti at minsan nga kumakanta pa ng mahina. Pero sa school, ganun pa rin siya. Lagi pa rin nakayoko, laging nakadikit kay Daphne. Si Rando, lagi kong nahuhuling nakatitig kay Sanya. Ayon din kay Daphne, kinukulit daw siya ni Rando na gumawa siya ng paraan para makapag-usap sila. Mahal na mahal daw pa rin talaga ni Rando si Sanya, pero si Sanya nagmamatigas talagang huwag nang makipagbalikan kay Rando kahit mahal pa niya ito. Isang umaga, paalis na kami ni Sanya papuntang school. Nahuli akong lumabas ng gate ng bahay dahil nag-lock pa ako ng mga pinto. Pero paglabas ko ng gate, nadatnan kong kausap ni Sanya ang kuya niyang si Riv o si Kano. Nakasakay si Kano sa kulay itim na badya na nakahinto. Ewan ko kung kanino namang motor yon. Ang gwapo ni Kano nung umagang yon. Naka-t-shirt siya ng pink na may print na araw at letterings na Hawaii. Ang ganda din ng ngiti niya sa akin at mahina lang ang boses niya nung batiin ako ng good morning, ma'am. Ang aga mo eh. Namiss mo ka agad si Sanya? Hindi, ma'am. Kinuha akong taga-deliver ni Ate Mayet. Sagot niya. Si Ate Mayet ay isang babaeng rakitera. Marami siyang paninda pero wala siyang tindahan dahil ayaw niyang karibalin ang hipag niya na halos katabi lang namin ang tindahan. Ang bahay ni Ate Mayet ay katapat lang ng bahay na inuupahan ko. Ayon pa kay Kano, may bagong racket daw si Ate Mayet. Nagluluto naman ang almusal, mga ulam at merienda. Nakapost sa Facebook at si Kano ang kinuha niyang delivery boy. Pero bago nun ay nakadalawang linggo din si Kano sa construction. 250 daw ang per day niya sa construction pero inalok siya ni Ate Mayet ng 300 para maging delivery boy niya. Nung nagko-construction si Riv o si Kano, hindi siya nagagawi sa lugar namin. Pero noong maging delivery boy na siya ni Ate Mayet ay syempre araw-araw na siyang nandun. At yun ay ipinagtataka ko noon, Kuya Bono. Sabi ko pa, parang gumagawa naman yata ang tadhana para maging close kami ni Kano. As in every weekday mornings, Kuya Bono, tuwing lalabas kami ni Sanya ng gate, andun na si Riv. Babati ng good morning at saglit na kukumustahin ang kapatid niya. Hindi ko makakalimutan yung umagang naka-red siya ng t-shirt. Masakit sa mata ang kulay ng t-shirt na yon para sa brown na complexion ni Riv. Anong meron? Nagbabaga ka naman yata ngayon. Bati ko sa kanya noon. May sinabi si Sanya sa kanya, Ilocano, na hindi ko naintindihan, kaya tinanong ko kay Sanya kung ano yung sinabi niya sa kuya niya. Tinanong ko po siya kung bakit niya sinuot yung red shirt. Eh, hindi pa talaga bagay sa kanya ang red. I agree, hindi bagay sa'yo ang red, Riv. Nadibago ako, mama. Tinawag mo ako sa pangalan ko. Nakangiting sabi niya, Kuya, bakit kasi hindi mo pa isuot yung mga bago mong damit? Nakatambak lang dun. Narinig kong tanong ni Sanya kay Kano, hindi siya sinagot ni Kano. Nung naglalakad na kami ni Sanya papuntang school, sabi ni Sanya, Alam mo, ma'am, naaawa din ako kay kuya. Isang sem na lang dapat, graduate na rin siya eh, kaso nakikipagmatigasan siya kay papa. Ganun ba? Ano bang course niya? Marine Transpo yung huli, ma'am. Yung huli? Meaning before Marine Transpo, may iba pa siyang kurso? Marami, ma'am. Una, civil engineering, naka 1 year siya, then naghinto. Then, 2 years sa criminology, then naghinto ulit. Tapos sa 3 years and 1 sem sa Marine Transpo, nung nagkasakit yung mama namin, natigil na ulit siya sa pag-aaral. Ilang taon na ba si Riv? Magto 26 na siya, ma'am, next month. Halos magka-age lang pala kami. Matanda lang ako ng 7 months. Pero sayang talaga kung hindi niya matapos yung kurso niya. Malaki kaya ang sweldo ng seaman.
Alam mo, ma'am, mula nung tumira ko sa'yo, parang nababawasan na rin yung galit ko kay Papa. Hindi ko man siguro matanggap yung bagong asawa niya, pero parang gusto ko na rin magpakumbaba at makipagbati sa kanya para makauwi na kami ni Kuya at nang makapagpatuloy na rin si Kuya sa pag-aaral niya. Aba, okay yan sana. Tama yan. Ganito ang nasambit ko, Kuya Bono, pero may kirot bigla sa puso ko dahil sa idea na mapapalayo sila sa akin. Tawagin niyo na akong makiri, pero wala talaga nung tuwing umagang lalabas kami ni Sanya ng gate ng bahay ay nandun na si Kano. Lagi na akong excited lumabas ng gate sa umaga para makita siya. Yes, I know, I sound like a high school girl na kinikilig sa crush niya, pero inaamin ko ganun talaga ako noon. Hindi ko ma-explain mabuti kung anong nagustuhan ko kay Riv. Basta tuwing nakikita ko siya, sumisigla ako, masaya ako. Yes, I know, mali yun kasi may boyfriend na ako at pagdating sa qualification, no match si Riv kay Seldon. Pero bakit nga? Bakit ako nai-inlove sa negrong Ilocanong yun? Ni hindi ko na nga napapansin, Kuya Bono, na may ilang gabing hindi nakakatawag si Seldon eh. Then kapag nakatawag siya, lagi naman siyang may dahilan kung bakit hindi niya ako natawagan kahit hindi ko naman tinatanong, nag-i-explain siya. My feelings for Riv grew day by day, Kuya Bono, hanggang sa alam kong mahal ko na siya. At ang nais ng puso ko noon, Kuya Bono, ay sana maging kami na. Araw ng Sabado noon, tatlong araw bago sumapit ang birthday ni Kano or Riv, ay inaya ko si Sanya na umuwi sa amin sa Danao upang makapag-shopping din kami. Sa bahay, nagulat ako nang makita ko si Mama. 2 months lang na hindi ako nakauwi, pero ang laki ng pinayat niya, kaya nag-worry ako. Sabi ko, magpa-check up siya. Pumayat ba talaga ako, anak? Tanong ni Mama na nakangiti. Oo, bakit? Nagpapapayat ka? Nginitian lang niya ako bago niya hinila ang kamay ni Sanya dahil ibibigay daw niya yung paborito niyang bestida nung dalaga pa siya. Napilit niya akong isuot ang bestidang yun nung 4th year high school ako, pero hindi kasi talaga ako komportable na nakalitaw ang balikat ko, kaya hindi ko na sinuot ulit. Sabi pa ni Mama, may lucky charm daw ang bestidang yun kasi noon siya napansin ng kanyang high school crush na siya ding naging first ever boyfriend niya. Si Tito Benhar na ngayon ay siyang kapiling ulit ni Mama. Napakaganda din ang love story ng Mama ko, Kuya Bono, pero ako lang sa aming apat na magkakapatid ang nakakaalam ng buong kwento kasi ako lang naman ang lagi niyang kasama. Maganda sana kung ma-share din niya sa iyo yung love story niya, pero sana huwag niyang madiskubre itong channel mo kasi ayaw kong marinig niya itong kwento ko. Si Tito Benhar ang pinakamagandang blessing sa buhay ni Mama, at maging sa akin kasi kay Tito Benhar ko naramdaman ang tunay na presensya at pagmamahal ng isang ama. Sa Gaisano Capital Mall kami nag-shopping ni Sanya. Hindi nakasama si Mama noon dahil may prayer meeting sila. Ang rason kung bakit naisipan kong mag-mall ay dahil gusto kong ibilhan ng mga damit si Riv, regalo ko sa birthday niya. Ay, teka, ma'am, dapat na itanong muna natin kay Kuya kung gusto niya.
Narinig kong sabi ni Sanya nung pumipili na ako ng branded na t-shirt para sa kuya niya. Bakit naman? Choosy ba si Reeves sa damit? Eh, 8 lang yata ang t-shirt niya. Napangiti si Sanya at ang sabi niya, bilang mo talaga ma'am, pero tama ka, 8 nga lang ang t-shirt ni kuya. Oo, memoryado ko lahat ng damit niya, pati kulay at design. Kaya gusto ko siyang regaluhan ng 3 branded na t-shirt eh. Eh kasi ma'am, maraming bagong damit si kuya. Mga galing pa ng abroad eh, pero ayaw niyang isuot. Bakit? Sinong nagbigay sa kanya? Sinong nasa abroad? Si Ate Heidi po. Narinig ko na kay Ika ang pangalang yon na di umano ay girlfriend daw ni Reeb, pero agad naman niyang kinontra ang Ate Ika niya sa pagsasabing hindi daw niya girlfriend ang single mom na si Heidi. Eh bakit ayaw niyang isuot? Mga imported pa pala. Eh maarte si Kuya Reeb ma'am eh. Masyado bang maprinsipyo. Gusto nga po siyang pag-aralin ni Ate Heidi eh, pero ayaw niya. Ayaw niya pong magkaroon ng utang na loob kasi daw baka hindi niya mabayaran. Saglit akong napaisip noon bago ko na itanong kay Sanya ang... Pero Sanya, totoo ba na hindi niya girlfriend si Heidi? Naniniwala ako kay Kuya Ma'am. Wala silang relasyon ni Ate Heidi pero may nangyari daw sa kanila nung pareho silang nakainom. Tingin ko Ma'am, parang nag-assume si Ate Heidi na may something na sila ni Kuya dahil dun sa nangyari sa kanila. Close din kasi si Kuya sa family ni Ate Heidi. Madalas ding dalawin ni Kuya si Bimbim, yung anak ni Ate Heidi. Kaya akala tuloy ng mga tao, may relasyon talaga sila ni Ate Heidi. Pero hindi mo sure, Sanya, kung may relasyon talaga sila. Bigla kong tanong pero agad ko ding na-realize na parang maling na itanong ko pa yon. Matalino si Sanya, Kuya Bono, at alam kong gets niya na noon na may feelings ako para sa kuya niya. Sure ako ma'am, walang sila. Pero ganito na lang, bili ka lang po ng isang t-shirt na hindi mamahalin. Pag sinuot ni kuya, ibig sabihin, willing siyang magkaroon ng utang na loob sa'yo at willing din siyang magbayad sa'yo. Hindi ako shopaholic, Kuya Bono, pero alam ko na kapag mahal ang isang item, maganda ang quality at hindi mumurahin ang binili ko para kay Reeve. Guess na t-shirt, kulang 1,000 ang halaga at sinadya kong kulay red ang pinili ko bagay na kaagad na inobject ni Sanya. Sabi niya alam daw ni Reeve na hindi bagay sa kanya ang red, pero ang sabi ko, may gusto kong patunayan Sanya. Napatitig sa akin si Sanya noon, bahagyang nakangiti. Sanya, gusto mo ba ako para sa kuya mo? Oo naman ma'am, gustong gusto ko. Bakit po? Gusto mo ba si kuya? Excited niyang tanong, ako naman ay biglang nakadama ng lungkot. Malakas na nga ang tama ko sa kuya mo Sanya, eh, kaya lang, alam mo naman diba, may boyfriend na ako. Eh ma'am, hindi po sa nagmamarunong ako ha, pero di po ba magiging masaya lang tayo sa buhay natin kung yung taong mahal talaga natin ang makakapiling natin, and the fact na mahal mo si kuya, ibig sabihin less love mo na yung boyfriend mo. Tama ka Sanya, kaya lang parang ang pangit tingnan eh. Teacher pa naman ako. Kahit teacher ka ma'am, tao ka lang din naman. Biglang sagot ni Sanya bagay na bahagya kong ikinagitla. Pakiramdam ko parang nawalan siya ng konting respeto sa akin sa part na yon. Naramdaman ko din kaagad na parang na-realize niyang mali ang sagot niyang yon. Parang nawalan na siya ng sigla. Masyadong matao sa mga fast food sa mall at parang gusto ko pang makakwentuhan si Sanya sa mas magandang lugar, kaya sumakay kami papuntang Parola Sea View Restaurant. Nakakain na din ako minsan doon. Isinama ako ni Diane at Jason noong first anniversary date nila. Magandang restaurant na yon,
Nakatarawan sa dagat at konti lang ang tao noon. Matagal na walang imik si Sanya pero bigla siyang nagsalita noong nakaupo na kami matapos akong mag-order. Ma'am, sorry kanina ha. Saan? Yung nasabi ko po na teacher ka pero tao ka lang din. Okay lang yung Sanya. Totoo naman yun eh. Kahit nga Santo Papa, tao lang din naman. Eh ma'am, may suspecha kasi ako kung sino ang gumahasa sa akin. Hindi ko lang masabi sa iba kasi natatakot ako. Pero alam ko kasing obsessed siya sa akin. At nung gabi bago ako ma-rape, kasama namin siya sa inuman. Nawala siya bigla bago kami mag-away-away ng mga kaibigan ko. Kasi parang ini-expect niya noon na uuwi ako sa ate ko that night. At teacher din siya, ma'am. Ha? Teacher sa school natin? Hindi po, ma'am. Sa ibang school po siya. Actually, nanligaw po siya sa akin pero asiwa ako sa kanya kasi nga teacher siya. Although binata, eh hindi naman po ako komportable sa kanya kaya binasted ko naman siya sa maayos na paraan. Pero wala talaga akong ibang suspecha, ma'am, kundi siya. At saka po kahit madilim noon at nakatakip pa ang mga mukha nila, alam ko po yung amoy ng kolonya. Siya po talaga yung suspecha ko. Nasuklam ako sa kanya. Isinumpa ko pa nga siya eh, pero ngayon pong unti-unti nang nawawala yung galit sa dibdib ko. Parang nauunawaan ko na rin siya kung bakit niya yung nagawa sa akin. Kuya Bono, hindi naman talaga kailangan ni Sanya na i-elaborate pa sa akin ang bagay na yun kasi tama naman eh. Your profession or even your status in life can never dictate what you should feel. Because like all others, we teachers are human too. Nagpustahan kami ni Sanya noon, Kuya Bono. Ako ang humamon sa kanya ng pustahan. Sige ma'am, game ako, sabi niya. Ang pustahan namin ay kapag sinuot ni Riv ang red t-shirt na regalo ko, panalo ako, talo si Sanya. At ang penalty niya ay makipag-usap na siya kay Rando. Makipag-usap lang naman, hindi ko naman sinabing makipagbalikan siya. Nasa kanya na kung makikipagbalikan siya basta ang alam ko lang noon ay mahalaga na makapag-usap sila. Medyo nag-alangan si Sanya noon pero napilitan din sa kondisyon ko. Kapag ako naman ang talo, hindi sinuot ni Rando ang t-shirt na bigay ko at mapapasali lang sa mga t-shirts na binigay ni Heidi sa kanya, ang penalty ko naman ay makikipag-date ako kay Riv. Yun naman ang kondisyon ni Sanya. Kaya lang ang tanong ko sa kanya noon, gusto ba ni Riv na makadate ako? Ewan ko kung bakit naging sure si Sanya sa sagot niyang, syempre naman ma'am. Lunes ng umaga, ibinigay na namin ang regalo ko kay Riv. Tinanggap naman niya. Kinabukasan Martes ang birthday niya at sabi niya maglilibre daw siya ng dinner sa bayan. Bibisita lang daw muna kami sa simbahan, then pupunta na kami sa restaurant upang mag-dinner. Hihiram daw siya ng tricycle para may masakyan kami at susunduin niya kami sa school ng hapon, then diretso na kami sa bayan.
Kinabukasan ng umaga, Martes, birthday na ni Reeve pero yung pink na Hawaii t-shirt ang suot niya. Binati namin siya ng happy birthday at siya pinaalala lang niya yung lakad namin ng hapon. Pagsapit ng hapon, nasa faculty room ako at nagre-retouch. Uwian na noon at gusto ko namang maging fresh sa paningin ni Reeve. Pero paglingan ko ng pinto, nakasilip si Sanya sa akin. Sabay kaming lumabas ni Sanya ng gate ng school at sa labas ay nagpalingalinga kami para makita si Reeve. Marami pa kasing estudyante noon, maraming tricycle na naghihintay ng kanilang mga sundo. Nang mapatingin si Sanya sa kabilang kalsada, then napatingin siya sa akin. Lumungkot ang mukha ni Sanya at nung muli akong tumingin sa kabilang side ng kalsada ay isang gwapong lalaki ang nakita kong kumakaway sa amin. Naka-red. Walang nahiram na tricycle si Reeve noon kaya hindi kami natuloy sa bayan. Sa halip ay sa Liloan Beach Food Park kami napunta. Tabi lang ito ng dagat. Pagkatapos namin kumain ay nag-aya si Sanya sa dagat. Pero alam ko na yon. Gusto lang niyang makapag-usap kami ng kuya niya kasi noong makaupo na kami sa isang bench ay nagpaalam bigla si Sanya. May titingnan lang daw siya sa gawi doon. Noon ay sinabi ko na kay Reeve yung postahan namin ni Sanya. Natawa siya. Sabi ko, maprinsipyo ka daw kasi. Ayaw mo magkaroon ng utang na loob sa taong hindi mo kayang bayaran. Kaya yung mga damit na binigay sa'yo na Heidi, hindi mo daw sinusuot. Ang sagot niya, Kuya Bono, ay, dati na akong may utang na loob sa'yo, ma'am. Noon pa lang tanggapin mo si Ading sa bahay mo. Nagkautang na ako sa'yo. Ako nang bahalang mamroblema kung paano ako makakabayad. Mahalin mo ako, Reeve. Ganito ang sigaw ng puso ko nun, Kuya Bono, pero hindi ko siyempre masabi. Sa halip, pag nasabi ko ay, talagang hindi bagay sa'yo ang red, Reeve. Okay lang. Sa'yo naman galing eh. Sa bagay, at least ngayon, siyam na ang t-shirt mo. Sabi ko at napalingon siya sa mukha ko. Bilang mo ang damit ko, ma'am. Nakangiting sabi niya. Oo, kabisado ko lahat ng t-shirt mo, kulay, tatak. Yung golden yellow na jersey mo na LA Lakers, may dalawang butas pa sa likod. Sabi ko habang nakatitig siya sa mga mata ko. Noong makipagtitigan ako ay binaling niya sa dagat ang paningin niya pero nagsalita. Memoryado mo lahat ng damit ko. Bakit, ma'am? Tanong niya na hindi ko sinagot. Muli siyang tumitig sa akin at ang sabi niya, ma'am, may pagtingin ka ba sa akin? Hindi ulit ako sumagot. Wala namang masama kung aamin ka, ma'am. Dugtong pa niya. Sige, Reeve. Aamin ako. Pero gusto ko, sa oras na umamin ako, huwag mo na akong tatawaging ma'am. Kasi, alam mo naman na mag-boyfriend ako, di ba? Tapos malalaman mo ang feelings ko para sa'yo. Parang nakakahiya tuloy na minamam-mam mo pa ako. Janet, okay lang. Narinig kong sabi niya. Pero, parang mali na pinapaamin kita sa damdamin mo sa akin. Mas tama siguro na ako ang aamin sa'yo. Janet, mahal kita. Hindi ko napigilan ang pag-agos ng luha ko noon, Kuya Bono. Nung una, hinayaan ko lang mahulog ang mga ito sa pisngi ko pero kumilos ang kamay ni Reeve at pinunas niya ito. Alam kong hindi patas to sa boyfriend mo. Si Lord nang bahala. Basta mahal na mahal kita.
at gagawin ko ang lahat para maging karapat dapat ako sa'yo. Sabi pa niya Kuya Bono sabay kabig sa akin dahilan upang magdikit ang mga katawan namin. Magkatabi kami sa upuan Kuya Bono, kaya yung tagiliran ko nakadikit na sa tagiliran niya. Nakayakap ang kanang braso niya sa balikat ko at nadikit ang pisngi ko sa pisngi niya. At ang sarap ng pakiramdam na yun Kuya Bono, nadadama ko din ang paghinga niya. Pakiramdam ko noon ay ang lakas ng kabog ng dibdib ko at para akong nakalutang sa alapahap. Parang noon ko lang yun nadama sa tanang buhay ko. Bakit hindi ko yun nadama kay Sheldon? Mula noon Kuya Bono ay pumapasok na si Reeve sa bahay namin ni Sanya. Nakikipagkulitan hanggang sa isang gabi ay may bisita kaming dumating, si Rando, at nakangiti naman si Sanya nung salubungin niya si Rando sa pinto. May mga dala pang pagkain noon si Rando. Kinausap ni Reeve noon si Rando tungkol sa kapatid niya at maayos naman ang naging pag-uusap nila. Noon nagsimulang maging bittersweet ang buhay ko Kuya Bono. Sweet kasi masaya kami ni Reeve. Bitter kasi nagigilty ako dahil kay Sheldon. Nung una nga Kuya Bono, hindi pa ako makatulog dahil sa guilty feelings ko eh. Pero alam mo, nakakasanayan pala yon. Sa una lang pala mahirap. Nung magtagal, sanay na akong mabuhay with guilt feelings in my heart. Natuto pa nga akong umakting o magkunwari kapag magkausap kami ni Sheldon na parang walang nangyayari. Noong manganak si Ika sa ospital, ate ni Nasanya at Reeve, nagbantay si Ika sa ospital at binantayan naman ako ni Reeve Kuya Bono at noon unang may mangyari sa amin. Ang bilis ng mga pangyayari, wala nang usap-usap, basta nagkatagpo lang bigla mga labi namin habang nasa sofa kami sa salas. Nung mag-alab ang mga damdamin namin, binuhat ako ni Reeve at dinala sa kwarto at yun na, nangyari na. Huli Kuya Bono, naulit pa nung pangatlong gabi ni Ika sa ospital at bantay pa rin niya si Sanya. Umaga siya umuwi kasi pinapalitan naman siya ng hipag ni Ika para makapasok naman si Sanya sa eskwela. Ang panghuli naming pagtatalik ni Reeve ay buwan na ng September, 2 buwan bago dumating si Sheldon galing ng Korea buwan ng November. Sa motel, nagarap ang pangatlo naming pagkakasala ni Reeve at ang sabi niya, "Bubuntisin na kita." Yung mga nauna kasi naming lovemaking ay
Nag-withdrawal siya. Pero that night nga, sabi niya, bubuntisin daw niya ako. Hindi ako nag-react. In-enjoy ko lang gaya ng dati ang heavenly body ni Riv. Pero nung matapos kami sa unang round, ang sabi niya, uuwi ako sa Isabela. Tatapusin ko yung pag-aaral ko. Magkikiusap ako kay Papa. Hihingan ng tawad. Magpapakumbaba. Janet, magiging seaman ako. Gagawin ko ang lahat para hindi ako maging alangan sa'yo. Pero, may isang hiling pa ako sa'yo. Sana pumayag ka. Ano yun? Magpakasal tayo. Kahit sa mayor lang, kahit sa quest muna. Kasal? Riv, sure ka? Ayoko mapunta ka sa iba, Janet. Mahal na mahal kita. Agad naming sinimula ng pag-aasikaso sa mga papeles namin, Kuya Bono, para sa application ng marriage license. May isang araw noon, buwan pa rin ng September noon, dumaan kami sa isang dry goods store at bibili daw kami ng isusuot namin sa kasal namin sa Huwes. Gusto daw niya ng pink na long sleeves. Sa totoo lang, bagay talaga sa morenong balat ni Rivang baby pink. At napakagwapo niya sa long sleeves na yon na sinukat niya at pinakita pa sa akin. Binili niya ang pink na long sleeves na yon. Sabi ko, sa Danau na lang ako bibili ng bestida kong puti. Nagsimula kami, Kuya Bono, na mag-process ng marriage license na hindi alam ng mama ko. Maging ang mga best friend kong sina Diane at Via, hindi ko muna sinabihan kasi friend nila si Seldon. Personally at maging sa Facebook, nagkaka-chat sila. Nalilito ako nun, Kuya Bono. At noon ay mas matindi ang guilt sa dibdib ko kasi ibang level na yung ginagawa ko. 27 ako noon at tingin ko ay perfect age yun para magpakasal. At dalawang lalaki ang handang pakasalan ako. Ang problema ko lang noon ay kung sino. Sino ang pakakasalan ko? Alam kong magandang maganda ako. Sa suot kong wedding gown, noong umagang yon sa Santo Tomas de Villanueva Parish Church sa Danau City, Cebu. Sinikap kong maging okay, maging masaya. Inalis ko ang guilt sa dibdib ko. Kailangan kong ngumiti kasi alam kong ako ang titingnan ng mga tao. I needed to show na masaya ako sa kasal ko. Pero bumalong bigla ang mga luha ko nung makita ko ang isang lalaking naka long sleeves ng pink at umiiyak. Hindi ko inaasahang makita ko siya kasi tatlong buwan na siya noon sa Isabela. Pinagpatuloy niya na ang pag-aaral niya ng marine transportation at kahit masakit noon ay nakipaghiwalay ako sa kanya sa tawag lang sa cellphone noong magdesisyon akong si Seldon pa rin ang pakakasalan ko kasi wala akong makitang dahilan para tanggihan siya, para saktan siya. Wala akong makitang mali kay Seldon. Nasa akin ang mali dahil nagpalin lang ako sa damdamin ko. Sa pag-ibig ko kay Riv na dapat ay hindi naman sana nangyari kung hindi ako pumayag na mangyari. Hinayaan ko kasi. Ginusto ko kasing maging magkaibigan kami ni Riv at sa part na yon, kasalanan ko.
Inamin ko kay Seldo ng lahat. Lahat ng tungkol sa amin ni Reeve bago niya tanungin sa akin kung siya pa rin daw ba ang pipiliin ko. Pakakasalan ko pa rin daw ba siya? Kasi Kuya Bono, nagsorry pa siya. Nagsorry pa si Seldon kasi kasalanan daw niya kung bakit ko nakilala si Reeve. Kasi nasa malayo siya, nasa Korea siya. Hindi daw sana yun nangyari kung magkasama lang kami. Anong idadahilan ko, Kuya Bono, para hindi siya pakasalan? Na mas mahal ko si Reeve? Sasabihin ko yun kay Seldon, mas mahal ko si Reeve. Masasaktan siya. At yun ang hindi kaya ng konsensya ko. Ang saktan ng sobra ang taong walang ginawa kundi mahalin ako at magplano para sa kinabukasan ko at kinabukasan ng mga magiging anak ko. Sobrang layo ng Danao City, Cebu sa San Mateo, Isabela, Kuya Bono. Kaya't hindi ko inaasahang makikita ko si Reeve sa loob ng simbahan kung saan ako ikakasal kay Seldon. Alam kong nag-alala ang lahat nung humagulgul ako ng iyak sa harap ng altar, sa harap ng pare. Pero si Sanya lang ang nakakaalam kung bakit ako umiyak ng sobra. Nung kinakasal na kami, iniwasan kong lumingon sa likod ko kasi ayoko nang makita si Reeve. Pero wala talaga sa kasal ang isip ko, Kuya Bono, na kay Reeve. Sa mga pelikulang napanood ko na tatakbo yung bride, hindi tutuloy ang pagpapakasal, sa totoo lang gusto kong gawin yun, Kuya Bono. Gusto kong tumakbo doon sa lalaking naka-long sleeve ng pink at magkahawak kamay kaming tatakbo palabas ng simbahan. Magpapakalayo-layo kami at magsasama ng maligaya. Sa mga pelikula yun, madali. Sa tunay na buhay, napakahirap nun. Lalo na sa babaeng may isip. Lalo na sa isang teacher pa naman. Ang dami nang naggastos ni Seldon. 250,000 pesos sa reception pa lang na siyang tinuluyan namin matapos ng kasal sa simbahan. Isa pa nga, yung trabaho ko. At ayokong pagpiyastahan ako ng mga chismosa. Ano na lang sasabihin nila? Na teacher pa naman pero ganito siya. Kaya si Seldon ang pinakasalan ko. Si Seldon ang naging asawa ko. Nagtagumpay ako sa pagkukunwari, Kuya Bono. Saksi ang mga video at litrato namin ni Seldon nung kasal namin. Bagay na bagay daw kami, sabi nila. Maputi ako at dati nang maputi si Seldon pero lalo pang pumuti nung manggaling siya ng South Korea. Pero nung isilang ko ang unang baby kong si Kino, nagulat ang lahat dahil maitim ang baby ko. Yun ang hindi kinaya ni Seldon, Kuya Bono. Yung pagsampal sa kanya ng katotohanan, ang first baby ko ay hindi galing sa kanya. Unti-unti siyang nagbago. Hindi naman ako sinasaktan physically pero
masakit na siyang magsalita hanggang sa lantaran na ang pambababae niya. Nung mabuntis niya yung babae niya, siya na mismo ang naghamon ng hiwalayan. Nung time na yon, dito na sa Bulacan nakatira si Mama sa bahay ni Tito Benhar. Nagsasama na sila dito. Dito kami umuwi ng baby ko nung maghiwalay kami ni Seldon at dito na rin ako pinuntahan ni Reeve noong bumaba siya ng barko. Dito na rin kami nagpatayo ng aming bahay and yes, magkakasama na kami ni na Reeve, Sanya at ang anak naming si Kino. Hindi pa kami kasal ni Reeve pero naka-file na ang annulment ng kasal namin kasi yun ang dinemand ng bagong asawa ni Seldon. Hindi ko alam kung kailan marirelease ang annulment pero when it comes, kahit saan, willing akong pakasalan si Reeve kahit pa sa ilalim ng puno ng balite. Kasi mahal na mahal ko siya at ganun din siya sa akin. Sa ngayon ay taong bahay lang ako, Kuya Bono, pero baka sakali next year, makakapagturo ulit ako dito nasa Bulacan. Senior high na ngayon si Sanya at sila pa rin ni Rando, sabay na nagpapakatatag ng hamon ng LDR, o long distance relationship. Pero sana, sila pa rin hanggang huli, gaya namin ni Rivko. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at maraming salamat kung mapapasali din ang kwento ng buhay at pag-ibig ko sa channel mo. Gumagalang at nagpapasalamat, Janet. Kahugot, pasensya na kung may takip yung mga mukha nila sapagkat yun ay request ng kahugot nating si Ma'am Janet. At wala tayong karapatang tumanggi kung nais nilang huwag masyadong ibunyag ang kanilang mga itsura. Actually, option ninyo mga kahugot na story senders kung magpapadala kayo ng mga pictures nyo. Pero we appreciate it so highly kung mag-share kayo ng inyong mga litrato. Pwede rin takpan, makabahagi ng mukha kung yun ay hihilingin nyo. Anyway, salamat muna kahugot na Janet for sharing your story. At I must say na hinangaan ko si Seldon sa kanyang paninindigan. Talagang pinakasalan ka niya, di ba? At tinupad niya yung kanyang pangako. Siya ay may isang salita. Kahit na ikay umamin na nagkaasala ka, nagtaksil ka, ay pinatawad ka niya at tinanggap ka pa rin at pinakasalan ka pa rin. Kaya lang yun nga nung ikay magsilang ng bata na alam niyang hindi sa kanya, medyo mahirap na nga naman na yun at kahit pa gaano katino siguro ang pag-iisip o gaano katalino ang isang lalaki ay masasaktan din yan kung araw-araw sa buhay niya ay may nagpapaalala na ikaw ay nagtaksil sa kanya. Yung inyong anak ang siyang magpapaalala sa kanya at mahirap naman din talaga yon, di ba? Siya ay tao lang din. Pero ganun pa man ay naisip kong baka siya ay nagparaya din lang maliban dun siguro sa kanyang personal na dahilan na pakawalan ka dahil sa inyong anak ay
gusto ko pa rin siyang pasalamatan sapagkat dahil sa pagpapalaya niya sa'yo, ay nagkatuluyan kayo ng lalaking pinakamamahal mo, di ba? Si Kano o kaya si Riv. At congratulations sapagkat kayo na ulit at sana nga ay matuloy ang inyong kasal at sana ay kayo na talaga magsama habang buhay. Congratulations, napakaganda ng kwento mo. And yes, it's natural, hindi talaga pwedeng diktahan ng iyong profesyon o status sa buhay kung anong mararamdaman nyo kasi we are only human. And kung na-avoid natin magkasala, that's better, that's good, hindi ba? But still, importante sa atin ang ating mga damdamin. We need to be happy, di ba? Again, maraming salamat kahugot na Ma'am Janet for sharing your beautiful story dito sa DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love to kahugot mo sa bawat kwento. At ngayon sa ating mga shoutout, nanguna si Jubelia daw who says, a shout-out sa La Desa Yadaw family of Tuaw East Cagayan. That's from Jubel. Shout-out din kay Jaong TV, Harris Great Pahel, Christian Tulinaw, Ya Next, shout-out to you. Ganun din kay Cash Shaman. Shout-out sa aking ati Iyang ng San Agustin Isabela from May or Mai. Hussein Lagwa, shout-out to you, boss. Ganun din kay Boss Sherwin and Grace Ablau. Shoutout din sa Family Maza at sa pinakamamahal kong si Danilin ba ito o Danilin sa Limbon from Genesis Maza. Jonathan Hieronimo, shoutout to you. Ganun din kay Riza Villanueva. Shoutout din kay Julie Medrano. Ivan Mangadan of Valbalan Kalinga, shoutout to you. Ganun din kay Rosemary Das. Shoutout sa mahal kong asawang si Christina at sa anak kong si Renchen Delim. That is come from Mr. Romeo Delim. Maraming salamat sa palagi ang pakikinig. Shoutout din kay Azaraya Takad Kabasag. Shoutout sa asawa ko na si Gemma Jane Fred Baltazar of San Nicolas, Pangasinan. From Johnny Padilla of Ramon Isabela. Shoutout din kay Bernadette Garcia of Singapore from Ilocos Norte. At shoutout din kay Arvin Gamayon. Also to Roslyn Jane of Alicia Isabela. Happy Fiesta. Shoutout sa insan ko na nagre-review sa Cagayan City na si Arnel Hilario. Muama Chup Chup from Edward Wilson Calica. Shoutout sa pamilya ko sa Isabela at sa dati kong minahal na si Miss De La Peña from Gideon King De Leon. Hanggang sa muli mga kahugot, muli tayong magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng DKV. Dear Kuya Bono ng Bonus Love 2, kahugot mo sa bawat kwento. Susunod nating upload naman as I SIT, Somewhere in Time. Stay healthy kahugot, stay safe, and God bless us all. Kahugot, nais mo rin bang ibahagi ang iyong totoong kwento ng buhay at pag-ibig? Ngayon pa lang, thank you na sa'yo. Pero tandaan lamang ang mga sumusunod. Number 1, gamitin ang wikang Tagalog o Taglish at please lang, tama sana lahat ng spelling mo. Iwasan ang shortcut typing gaya ng style mo sa pagte-text gamit ang basic phone na dikipad noon. Number 2, huwag gumamit ng kahit anong uri ng emoji o emoticons. Hindi yun kailangan. Number 3, mag-type gamit ang Microsoft Word sa iyong computer or laptop o mag-download ng Word app at ito ang gamitin mo sa pagta-type ng kwento mo upang makita mo kung ilang words na ang natatype mo. Kasi mababasa lang ang iyong kwento sa DKB kung ito ay naglalaman ng 5,000 hanggang 6,000 words. Kung mas mababa sa 5,000 words, mababasa ito sa SIT or Somewhere in Time channel. Number 4. Kung maaari, maglakip ng picture mo or maikling video. Totoong picture o video mo ha? Kung pwede lang naman, okay lang kung mas gusto mong maging privado ang iyong itsura. Number 5. Ipadala ang iyong kwento sa email address na dearkuyabono@gmail.com. Hintayin namin ang kwento mo kahugot. Salamat!